Desidido ang nanay ni Francis J. Gumikib na panagutin na ang gurong sumampal sa kanyang anak at kahit anong mangyari, hindi raw sila makikipag-areglo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mula Antipolo, dinala sa forensics group ng Philippine National Police sa Camp Crame kanina ang labid ng 14 anyos na si Francis J. Gumikib. Siya ang namatay na grade 5 student na sinampal ng kanyang guro noong September 21. Pagdala dito, dun sa morgue, i-x-ray siya to determine kung may mga fracture. Ano. And then after that, the doctor will examine physically kung ano yung status niya physically, kung may mga scars ba or bruises, contusion, hematoma, ganyan. Inonote yung mga injuries na yon for yon possible malaman kung ano yung cause of death. Kasamang dumating sa Camp Crame ang mga kaanak ni Francis. Para mabigyan linaw ang kaso kung saan po ba nagsimula talaga yung kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Wala po talagang sakit ang anak. Posibleng lumabas ang resulta ng autopsy sa loob ng isang linggo. Pag-aaralan pa ng doktor yung mga findings niya during the autopsy, magkakaroon pa rin ng peer review para magkaroon ng inputs yung mga senior medical legal officers ng forensic group para tama talaga yung may ilalabas na report as the cause of death. Bagay na hihintayin daw muna ng polis bago magsampa ng kaso sa gurong nanampal umano kay Francis. Pagkasi napatunayang may kinalaman sa umano'y pananakit ang pagkamatay na binatilyo, kakasuhan ng guro ng homicide in relation to child abuse. Kung wala, ay maharap naman ito sa reklamong physical injury. Although gusto po namin mapabilis ito, pero gusto po namin makasiguro na to give justice po sa pamilya po ng biktima. Desidido si Nanay Elena na mapanagot ang gurong nanampal umano kay Francis. Hindi rin daw sila madadaan sa areglo. Ay, hindi na po. Ganun lang ba ang buhay ng anak ko? Hindi po. Wala kang chance na makausap o hindi niyo po na makausap? Sa nangyari sa anak ko, talagang kung siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, yun po talaga ang plano ko na makasuhan siya. Mensahe pa niya sa guro. Huwag niya nang uulitin ang pananakit pa sa ibang mga kabataan kasi alam ko din naman po may anak po siya eh. Naniniwala din siya may pananagutan ang adviser ng kanyang anak. Bawat sumbong ng magulang, dapat pinapaalam niya po yun sa teacher na bakit naman ganito, sinaktan mo si ganyan, dapat magulang na lang po ang pinatawag kasi may magulang naman po yan eh. Sana po hindi na humantong sa ganito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.